Hi guys, Lou here. So this video is an updated version of the one I uploaded yesterday. Pero I just wanted to clear some things up kasi marami talagang kinabahan nung in-upload ko yung video na yun. And I'm sorry kasi hindi ko na-explain ng maayos yung about sa mga finances kapag ting sa post-KT. So ang goal talaga ng video ko is i-motivate kayo for kidney transplant. Sobrang laki kasi talaga ng difference ng expenses sa dialysis and kapag transplant ka na. Actually, andito yung listahan ng mga expenses namin nung nagda-dialysis ako and nung transplant na. And papakita ko sa inyo para ayun talaga, may idea talaga kayo kung ano talagang pinagkaiba nila. Pero first of all, I want to say na huwag kayong matakot dun sa presyo ng mga anti-rejection medicines, lalo na sa mga expenses after transplant. Kasi makakakuha tayo ng GL and sobrang laking tulong nun, lalo na sa mga gamot kapag sa mga anti-rejection medicines. Kapag may GL tayo, pwede tayong pumila sa NKTI. Tapos, ayun, makakuha tayo ng libre gamot as long as may GL. And ayun, unang-una na yon sa makakabawas ng isipin natin, syempre. And mayroong mga tao talaga na sobrang willing nila tumulong sa mga transplant patients. Especially yung mga na-transplant na rin before, may mga nagdo-donate ng gamot. And in my case, yung takro na pinakita ko doon sa video na yon, dito sa video na ito ipapakita ko, donation siya from another transplant patient and yung gamot na yon from Turkey. Pero eto guys, sobrang importante nito na bago kayo mag-take ng gamot, especially sa anti-rejection, sobrang mahalaga na bago kayo mag-take ng kahit anong gamot, i-consult nyo muna sa doctor nyo, especially yung anti-rejection na to, from overseas siya. So kailangan nyo muna magpaalam sa nephro nyo talaga. And ito, nung tinay ko tong mga gamot na to, pinagpaalam mo na namin sa nephro ko, humingi mo na kami ng clearance kasi may mga gamot talaga na anti-rejection from other countries na hindi pinapayagan ng nephro kasi mahalaga kung paano hinahandle yung mga gamot and hindi lahat ng gamot ay same quality. So, yun, mahalaga talaga, consult with your nephro first. So, now, I'm gonna share the differences sa expenses namin nung transplant and nung nagda-dialysis pa. I want you to note na lahat ng prices na babanggitin ko ay naka-based sa NKTI. And also, gusto ko sabihin na yung mga prices na to, pwede pang mabawasan kapag meron kayong PWD ID or Senior Citizen ID. Monthly cost yung babanggitin ko based on our computations, based on our own expenses. So, sa post-transplant, around 65,000 pesos yung lahat-lahat na ng expenses. And mababawasan pa yung sa mga gamot kapag nagagamitan ng PWD ID. Yung anti-rejection medicines ay nababawasan siya every 3 months or depending sa laboratory tests nyo and sa sasabihin ng nephro nyo. So, huwag kayong mag-alala kasi hindi siya forever ganito kataas yung babayaran natin sa anti-rejection medicines. And there are some cases na, sabi ng nephro ko, na nawawala completely yung anti-rejection nila kapag fully naka-adapt na yung katawan dun sa kidney na nilagay sa inyo. Pero for now, since bagong transplant, ay kailangan muna ng mataas na anti-rejection para hindi i-reject ng katawan si kidney. And in my case, since cadaver yung donor ko and delay yung pag-function ni chicken, kailangan talaga ng mataas na anti-rejection medicines. On the other hand, sa dialysis naman, nung nagda-dialysis pa ako, ay around 100,000 pesos monthly. And mababawasan pa ulit yon kapag ginamitan ng PWD ID. And kasama na rito sa dialysis yung cost ng dialysis per session, dialyzer, injection, and yung mga copay and yung mga transportation yung binabayad namin sa Grab or sa gas, yun, kasama na dito. Pati yung sa dialysis, kasama na rito. So, diba guys, sobrang laki talaga ng difference. Pag nagda-dialysis ka and nagta-transplant and hindi pa kasama doon yung effort, yung pagod kapag ilang beses ka nagpapabalik-balik sa hospital weekly for dialysis.
especially yung mga 3 times a week na nagda-dialysis, and from malayo pa silang nagta-travel, papunta, pabalik ng ospital. So, ayun, sobrang laki talaga, sobrang laki ginhawa ng na-transplant, since, syempre nga, bukod dun sa hirap, na hindi ka na magpapakahirap mag-dialysis, and sobrang gaano pakiramdam, yung benefit pa lang ng nakakaihi ka, na nakakainom ka, sobrang laking tulong na yun. Kahit na, at first, mararamdaman mo talaga yung bigat ng expenses ng post-transplant na binabayaran mo sa anti-rejection. Pero, unti-unti din yan na mababawasan din lahat ng gastos. And, syempre, mababawasan nga yung mga dosage ng gamot bukod pa dun. And, sobrang worth it naman in the end kasi sobrang laking tulong talaga ng transplant eh. Kasi, parang babalik na sa normal yung buhay mo eh. Hindi ka tulad nung nagda-dialysis ka, naaasa ka dun sa dialysis mo para makahinga ka ng maayos, para makapag-function ka ng maayos. Sobrang iba talaga, guys. Kaya, gusto ko talaga ma-encourage yung mga tao na magpa-transplant as much as possible. Kung meron talaga kayong possible living donor, yun talaga, I suggest na i-work up na para mapadali na yung transplant. And kung wala naman, there's hope. Literally and figuratively, there's always hope. Yung hope talaga, sobrang nakatulong sa amin since wala na nga akong living donor, related or non-related. Ang bilis lang ng progress namin sa hope. Sa amin, 2 months lang yung inabot. After namin magpa-enlist noong August, ay na-transplant na ako noong October 5. Natawagan na ako kasi may nag-match na sa akin. And although hindi ganun kabilis nag-work yung kidney for me, now 2 months later, nagpa-function na siya ng maayos. Although hindi pa completely 100% fully functioning si chicken, sobrang ganda na ng urine output ko and yung mga lab tests ko. Yung creatinine ko at the moment, hindi pa siya normal, pero 0.6 na lang yung difference niya from the normal level ng creatinine. And sabi ng nephro ko, it's as good as normal na. And there are some cases that transplant patient, mapa-deceased donor man yan or living donor, na hindi na talaga bumababa ng normal na normal yung creatinine. Pero okay lang as long as nagfa-function yung kidney mo, na nakakaihi ka. And ayun. So ayun lang, guys. I hope na this clears up a lot of your confusion and sana talaga ay ma-motivate kayo na magpa-transplant. Gusto ko lang linawin na huwag na huwag kayong matatakot sa finances. And marami talaga dyan, guys, na transplant patient din and a lot of other people na gustong makatulong sa mga katulad nating CKD warriors. Kaya don't be afraid. Sa lahat ng finances natin, may GL, may PWD ID, may senior citizen ID na makakatulong talaga sa atin na babawasan lahat ng mga gagastusin natin sa gamot, sa medical procedures, or PhilHealth Z package din yun sa transplant. Although hindi kami nakagamit nun. And I will explain in a separate video yung mga ginastos naman namin nung ako ay nag-transplant para ma-explain ko in detail. Papakita ko yung listahan ng mga ginastos namin, full disclosure na, para magkaroon talaga kayo ng mas clear na idea sa gasto sa transplant. So ayun, I will see you on my next video and I really hope na makatulong sa inyo itong mga video na ginagawa ko. With that said, let's proceed to the main video kung saan i-explain or ipapakita ko sa inyo yung mga gamot na tinitake ko as a post-kidney transplant patient. Hi guys! So, nakauwi na kami from check-up and ngayon, I'm gonna share with you my maintenance medicines, especially yung anti-rejection ko since medyo maraming nagtatanong ano raw yung mga anti-rejection medicines. And share ko na rin yung mga prices nila, pero yung sa anti-rejection lang kasi yun lang yung meron akong copy ng receipt ngayon. Dito sa lahat, kasi hindi pa ako nakakabili ng lagay ng gamot yung pang weekly. Yan yung ginagawa ko dati, meron akong weekly, tapos doon sila nilalagay para madali na. Yung ibang gamot ko dito, na tinitake ko dati nung nagda-dialysis pa ako, tinitake ko pa rin ngayon. Pero marami namang nabawas, like yung mga anti-hypertensive meds ko. And marami ding nadagdag sa anti-rejection and yung mga prophylaxis. Ito yung prescription form ko na binigay sa amin nung discharge ako. So, ito yung mga medicines ko. Nystatin, cotrimoxazole, Valtrex, isoniazid, levetiracetam, amlodipine, clonidine, mycophenolic acid, tacrolimus, prednisone,
and hemorrhage. Yung pinaka anti-rejection meds ko ay yung Pred, Tacro, and yung my Fortic, yung mycophenolic acid. And yung mga prophylaxis ko naman is Nystatin, Cotrimoxazole, Valtrex, Isoniazid. Yun, apat. Tapos, yung may iba pa akong gamot dito sa prescription form na hindi ko na tinitake ngayon, na pinatigil na ni Doc after like 2 weeks ng discharge, like yung furosemide. Yung furosemide, ano siya, diuretics, pampatulong siya umihi. But since marami na nga yung urine output ko, pinatigil na siya ni Doc. So like 1 week after namin ma-discharge yun, tumigil na ako sa furo. Sa Fixime din, hindi na ako umiinom. And yung lactulose, nung mga unang araw ko lang ito tinitake kasi medyo nahirapan pa ako sa pag-poop. So ito na. Okay. First, dun muna sa anti-rejection. Ang anti-rejection ko is ito, tacrolimus. Prograf. Halos lahat naman ng post-KT. Ito yung iniinom. And ang dosage ko nito ay 6 per day. 3 sa morning and 3 sa gabi. And ang price niya is 173.75 pesos per capsule. So, ayan siya. Yan. Ang mahal. Ito yung pinakamahal na gamot ko. Grabe. Ang mahal ng anti-rejection meds. Isang ganito, 173.75 na siya. Sa isang box ng Tacro, ito, 50 capsules lang siya and ganyan lang siya kaliit. 173.75 each na siya. Ang isa pang anti-rejection medicine ay ito, which is myfortic or mycophenolic acid. Ayan siya. And ang price niya ay 78.50 each. Ito yung sumunod sa pinakamahal sa anti-rejection. Ang pinakamahal talaga yung Tacro. Tapos ito, kasi yung last yung prednisone, yung pinakamura. So sa isang araw, ang iniinom ko nito, 2 tablets sa 6 a.m. and 2 tablets sa 6 p.m. Sabay sila ng Tacro, 6 a.m., 6 p.m. And usually, ang binibigay na isang anti-rejection med instead of myfortic, itong Celcep. Mas mura yung Celcep kesa dito sa myfortic. Kaso, nung ito yung una kong tinake, hindi maganda yung naging side effect sa akin. Kasi humahapdi yung sikmura ko. And ito kasi, kaya mas mahal siya, coated yung tablet. Kaya dito, ito na lang ginagamit ko kasi mas hiyang ako dito. Kasi dito na humahapdi. Kaya hindi ko na siya ginamit. And nung nasa hospital kami, may nag-donate sa amin na post-KT patient din. Nag-donate sa amin itong Celcep, dalawang boxes, tas apat na box ng Tacro. Kaya, ayun, sobrang laking tulong talaga sa amin kasi ang mahal nga niya. Kaya, thank you so much po dun sa nag-donate. Ngayon, naubos na yung dinonate na Tacro. Kaya, nag-start kami bumili. Nakaubos talaga siya ng pera. Tapos, yung last ko na anti-rejection ay prednisone, 10 milligrams, 1 tablet, once a day, 9 a.m. And ang price niya ay 4.75 pesos. Nagsimula ako sa 40 milligrams na prednisone, actually noon sa IV methyl pred, tapos shinif na sa oral from 40, 35, tas 30, tas 20, tas 10. Mabilis ako nag-taper ng prednisone, as in before pa kami ma-discharge, nasa 10 per day na lang yung pred ko. Kasi ano rin, tinake into consideration din yung sa cataract ko kasi malakas maka-apekto yung prednisone sa cataract ko kaya hindi masyado mataas yung dosage na. Ang next naman ay ang mga prophylaxis. So first is Nystatin. Yung Nystatin ko para siyang syrup. Ito siya. Ito ang mahal din ito eh. Parang 500 pesos ata to, 30 ml lang. Ayan, Nystatin. Wait, meron akong bukas na ito. Anti-fungal sa bibig siya. Ang pag-take nito ay swish sa loob ng bibig tapos sa swallow. 2.5 ml
3 times a day siya after meal ko ginagawa. And ang next naman is Valtrex. Ito, Valtrex. Ang Valtrex ko ay 1 tab, 2 times a day. And ang price niya, meron akong price ito ng Valtrex, ay 42.25 pesos each. Next naman ay isoniazid. Kung familiar kayo sa ano, anti-TB meds, ito. Merong tablet ng isoniazid, pero may combination ng ibang medicine. So, ang nireseta sa akin ni Doc ay itong syrup. Ayan, ito siya. 7.5 ml per day. Once a day lang. Apple flavor siya. Next naman is ang cotrimoxazole. Ang cotri naman, tinitake ko lang siya for 3 times a week. MWF, tapos 1 tablet per day lang siya. So, ayun. Tapos na tayo sa mga prophylaxis and anti-rejection. So, ito naman yung mga maintenance medicines ko na tinitake ko na before pa. Like yung amlodipine, clonidine, hemarate, and levetiracetam. Yung levetiracetam, anti-seizure siya. 500 milligrams, 1 tablet, once a day. Tapos, yung amlodipine ko, ito, 5 milligrams, twice a day. Sa morning and sa PM. Tapos, clonidine, 150 milligrams, every 6 hours. Tapos, yung hemarate naman, ito, for iron, tinitake ko siya, 1 tablet, 2 times a day, sa morning and PM ulit. Kasi mababa pa yung hemoglobin ko, nasa below 8 pa siya, parang 7 pa lang yata. And may isa pa akong pampataas ng iron, yung injection na Recormon. Sa mga dialysis patients, familiar kayo sa Recormon. Ang injection ko nun is twice a week, 2,000 units. Dati, ang ini-inject ko nung nagda-dialysis ako ay erythropoietin, ipo, 4,000 thrice a week. Kasi dati pa talaga anemic na ako. Pero ngayon, sobrang baba ng dugo ko. And hindi naman pwede ng blood transfusion since yun nga, kaka-transplant lang. And may isa pa pala ang gamot na dinagdag nito, yung sodium bicarbonate. Kasi medyo mababa yung sodium ko. And ano rin siya? Antacid. Yan, para hindi naman siya namapagin yung sikmura ko. Kasi minsan namapagin pa yung sikmura ko. So, nakakatulong din to. So, ayun yung mga gamot ko, guys. Ang masasabi ko lang ay sobrang mahal talaga ng gamot. Especially sa anti-rejection pa lang. Pero, sabi ni Ma'am C, nung kinumpute niya, mas mura pa rin yung gastos post-KT sa mga maintenance meds compared sa gastos nung nagda-dialysis. I mean, for us siguro. Hindi ko alam sa iba kasi iba-iba tayo ng mga gastusin din. Iba-iba tayo ng mga maintenance meds. Tapos, hindi same sa dialysis. Like, 3 times. Yung iba may twice. And, yung iba yung sa injection and sa dialyzer. Kasi kami, kapag nung nagda-dialysis ako, ang dialyzer ko is as much as possible, hanggang 4 times lang ginagamit. Kasi, ang gusto ni Doc talaga ay every dialysis, nagpapalit ng dialyzer kasi mas maganda yung linis ng ganun. Kaso, hindi naman lahat kaya yun kasi ang mahal talaga ng dialyzer. Lalo na sa NTTI, nagtaas yung mga presyo ng dialyzer, ng dialysis mismo. And parang last time ata, 2,000 na yung bayad sa dialyzer. Tapos yung copay from 250 naging 1,000 na. So, ayun. Kasi nung nagda-dialysis ako, diba thrice a week nga, yung transpo pa, ang mahal ng bayad sa gas. Tapos minsan, nag-grab kami. Kaya, ayun. Mas prefer na namin ngayon yung... Siyempre, lahat naman tayo, mas prefer yung post-transplant na kasi mas maganda na yung... mas maganda na yung pakiramdam natin, mas magaan na sa loob, yung hindi na tayo nahihirapan sa dialysis, yung mga tusok, ganyan. Kaya, sana talaga matransplant na talaga lahat ng tao.
Ay, pinagpapray ko na mag-transplant na lahat ng mga nagda-dialysis, lahat ng may sakit sa kidney. Grabe guys, kaya sobrang importante talaga yung sa hope. Sobrang laking tulong niya talaga. So, if kayo, may bala kayong magpa-transplant pero wala kayong donor, mag-sign up na kayo sa hope guys. This is donor and cadaver. Yun talaga, ang bilis lang nung process na sa amin, lalo na nung August lang kami nakapag-enlist, tapos natawagan agad kami nung October. So, ayun, sobrang thankful ko talaga, guys. And if gusto nyong malaman yung requirements, yun yung, and if gusto nyong malaman yung tungkol doon, yung mga requirements, anong dapat gawin, paano yung process ng application, gumawa ko ng video doon, li-link ko. Think about it talaga, yung sa hope. Lalo na para sa mga dialysis patients na gusto nang ma-transplant. Ayun, sobrang laking tulong talaga ng hope. If may tanong pa kayo about sa transplant, like mga process or kung gusto nyong malaman kung ano yung ginawa namin, comment nyo lang and I will try to make a video about it para mas ma-explain ko. Since, ayun, simula na na-transplant talaga ako, grabe, sobrang gusto ko na talaga maging mas active para gusto ko maging advocate ng organ donation, lalo na sa hope, kasi sobrang laking tulong niya talaga guys. So, ayun lang. I will see you next time.